So welcome back again to our YouTube channel. It's me, Flor Delis PTV. So ayan na guys, pag-usapan natin yung desisyon ni RG Russell na handa pa rin daw siyang tumulong sa mga anak ni Adora. So ang tanong mga palangga, tama ba yun yung desisyon niya na tutulungan niya pa rin yung anak ni Adora or hindi na? So ayan guys, kung may mga comment kayo, kung ano yung mga opinion niyo rin, please try to comment na lang, okay? Then try to comment in English, guys. Malay mo, okay? Makita ni RG. So at least mabasa naman niya yung mga pinagko-comment ninyo din. The same time, mas madali para sa kanya na intindihin, okay? Pero I will speak Tagalog pa rin, okay? So ayan na nga, gang. Para sa akin, okay, opinion ko lang to. Siyempre may kanya-kanya tayong opinion, okay? Iba-iba tayong mga feedbacks about sa nangyari. So I think para sa akin is no talaga. Wag na. Kasi una-una po, may tatay pa naman yung mga bata, may pamilya naman si Adora, at saka wala naman siyang connection sa mga bata. Hindi naman niya yung kadugo yun. Then, the same time, ayaw ko rin na baka, ayun na nga, maulit na naman yung pangyayari, okay? Sasamantalahin na naman yung kabaitan, okay? So, may mga ganun kasi na, syempre, yung sobrang kabaitan, masama din, okay? Nakakasira din. So, tama na yung minsan na pagkakamali, tama na yung minsan. Ang laki kasi guys, 'di ba kung isipin mo ang laki ng na-invest niya kay Adora? Ang laki ng naibigay niya. So I think tama na yung 6 na taon na walang nangyari. So kailangan mong bumawi, RG. Kailangan mo na siya ulit kailangan mo mag-move on, kailangan mo magsimula ulit. Tapos kalimutan yung kung ano man yun meron doon. Kasi kung naka-attach ka pa rin doon sa pamilya ni Adora, lalo na sa mga anak ni Adora, paano ka makaka-move on kasi andun ka pa rin, okay? So, instead na gawin mo yun, I think para talaga sa akin, mag-focus ka na sa sarili mo. Siyempre, hindi naman ganun kadali, hindi naman ganun agad-agad makalimutan ang lahat. Pero, kailangan mo pa rin talaga mag-focus sa sarili mo, okay? Tawag ito. Invest, instead na in-invest mo dun, kaya mo pa naman i-recover yun eh. Kung ano yung nawala sa'yo, I'm sure, kaya mo pa rin yun kitain in the future. So, I think, enough na yun. So, tama na talaga para sa akin. Kasi, ang dami ko rin comment, gang, mga palangga, ang dami ko rin nakikita mga comment dun sa mga update nila ni Sir Rapid Tolpo, yung mga comment section dun. Ang dami din nagsasabi, nagko-comment para sa URG, that they said, please, don't do that again. Stop, okay? Stop supporting them, like that. Kasi nga, mali, okay? Sayang eh. Hindi mo naman wala na silang mabiblame, hindi ka rin nila mablame kasi nga enough na yung 6 na taon, ang dami na nilang sinayang na panahon na binigay mo, tapos ang dami mo na rin siguro ng chance na binigay. At saka guys, naniniwala naman ako sa second chance, okay? Na pwede naman yung tao nagkamali, bakit hindi natin pagbigyan ng another chance pa? Pero depende po yun, okay? Depende sa sitwasyon at depende kung gaano kalala yung ginawa niyang pagkakamali. So kung mild lang naman, sa tingin natin, kaya pa natin ipagbigyan ng second chance. So, why not? Okay? Pero about dun sa kay Adora, sa mga anak niya, kung gusto mo rin tumulong, RG, I think, mas prefer, I think ha, for me, I think pwede ka na lang maglaan ng some portion kung ano man yung property na meron sila na Adora doon. So, siguro pwede ka mag-spend para sa mga bata. Pwede mong gawin na sabihin mo na para sa kanila yon. Tapos, paggawa sila ng business doon, kung anong pwedeng negosyo na pwede doon, na pagkitaan. At the same time, makakatulong sa pang-araw-araw ng mga bata. Then the same time, sa school, yung ganun. Pero wag na yung 100% na totally ulit, babalik ka ulit na yung parang nandun ka sa full support naman yun. So bawasan mo na yun. Okay? Kasi before nag-pull ka na eh. Yung full support mo, binigay mo na. So ngayon, sana, cut na or maglaylo na lang. Okay? Laylo na. Dapat mga ganun. Then the same time, guys, okay, 'di ba? Ang hirap kasi magtiwala. May kasabihan nga, 'di ba? Niloko ka na. Magtitiwala ka pa ba ulit? Pagkakatiwalaan mo pa ba ulit 'yun? Or nagkamali ka na sa mga ganung bagay, gagawin mo pa ba ulit? So ibig sabihin, pag ginawa mo pa, ala na, katangahan na 'yun, okay? So katangahan na 'yun. Minsan yung awa, minsan mali din. Yung sobrang mabait, sobrang awa, mali din 'yun kasi aabusuhin din tayo ng ibang tao. So, yun dapat, kung ano yung nangyari ngayon, ano yung nangyari sa inyo ni Adora, magiging bukas ka rin.
Okay? Kung ano yung dati kasi open ka lang kay Adora, bigay lang bigay. So, at least ngayon dapat maging open, magbukas ka. Okay? Buksan mo yung isip mo na may mali doon. So, I think guys, para talaga, wag na lang, di ba? Wag na lang, magsimula ka ng bago, kung saan ka man pumunta, saan ka man gusto, saan mo man gustong mag-start ng, or mag-start ng bagong buhay mo, ayun, umalis ka na dun sa place na yun, kasi isa pa, hindi rin safe para sa'yo na mag-stay din doon. Kasi, sa totoo lang, pagdating sa pera, okay? Pag-usapang pera, kaya kang, yung buhay mo, kayang ipagpalit ng ibang tao para sa pera. So, iwasan mo yun, ay para talaga sa akin, lumayo ka na doon. So, ayan ang alangga. So, sa inyong mga langga, sa tingin nyo ba, kung ano yung tingin nyo guys, comment nyo sa baba ha. And of course guys, gusto ko rin mag-shoutout, okay? Shoutout sa mga bagong pumasok sa akin channel. Shoutout doon sa mga bago kong subscriber, thank you so much. And of course kay Mobile Legend, thank you so much sa'yo. Thank you so much sa pag-ano mo sa akin, okay? Pinagtanggol mo ako doon sa mga negative comment na nakukuha ko doon sa first vlog ko, okay? And about dun sa first vlog na yun guys, gusto ko rin i-shoutout si Lucky Beast. Kasi kung hindi dahil kay Lucky Beast, hindi ko rin po na-upload yung aking first content about kay RG. Kasi si Lucky Beast yung gumawa ng aking clip kasi that time na yun, may nagka-problema yung laptop ko. So, yun na nga, si Lucky Beast yung gumawa, nag-edit ng clip. And the same time, sa aking thumbnail, si Lucky Beast din ang gumawa. So, shoutout sa kanya ng bonggang-bongga. And ayan na nga mga palangga, salamat sa inyo lahat. So, ipagdasal din po natin, sama natin sa dasal natin, si RJ at of course yung mga anak ni Adora, na sana bigyan din sila ng Panginoon ng lakas, ng i-comfort din sila, lalo na yung mga anak ni Adora kasi ang babata pa, okay? Hindi po madali mawala ng nanay. Ayan, totoo yan, anak. Totoo yan mga langga. Ito na naman tayo. Kaya ayaw ko talaga umiyak. Pero totoo yun, ipagdasal din po natin yung mga anak ni Adora na magiging strong sila sa lahat. Kasi may kasabihan nga na, mawalan ka na lang ng tatay, wag lang nanay. Kasi guys, ako nawalan ako ng tatay first. Pero yung feelings nun, hindi ganun kalala sa nararamdaman ko nung nawala yung nanay ko. Aray ko. Ayan na naman, iiyak na naman tayo. So, ayun na guys. Ayaw ko talagang umiyak. Ano ba yan? Masyado kasi ako, guys, ewan ko ba sa story kasi ni RG, tsaka ni Adora, masyado akong, nakaka-relate, tsaka masyadong attached. So, yun na nga, gang. So, ipagdasal natin yung mga bata na lang, isama natin sa dasal natin. Okay, wala naman tayong magagawa sa kanila kasi nangyari na, hindi na natin mabalik yung buhay ni Adora. Yung mga nawalang pera, hindi na rin yun mabalik kahit anong gawin natin kasi nawala na nga, di ba? Kahit anong gawin ni RG. So, dasal na lang na sana bawat pamilya ni RG, si RG makarecover din. Pamilya ni Adora makarecover, mga both side. At saka maliwanagan din yung puso at isipan ni RG na gumawa ng tamang desisyon lagi. Okay? Tamang desisyon na sa second time. Okay? Huwag na ulitin yung mga mali noon. And of course, dun sa mga anak ni Adora na sana magiging strong sila kahit wala na yung nanay nila. Okay? Alam niyo, totoo yun ka. Kasi kung hindi niyo pa nararamdaman mawala ng nanay, napakaswerte niyo. Yun ang sinasabi ko lagi. Pero pag nawala yung nanay niyo, ibang-iba talaga yung feelings. Okay? Iba-iba. Ibang-iba. Okay? Iba talaga. Kahit mahirap kayo, basta nandiyan yung nanay mo, parang feeling mo, buo pa rin yung araw mo, buo pa rin yung mundo mo. Pero pag wala na yung nanay mo, parang ang laki ng mawawala sa'yo, ang laki ng kulang sa buhay mo. So yun na nga, naawa ako talaga dun sa mga bata. Pero yun din kay RG din. So siguro RG, yun na nga para sa amin, okay, para sa akin. Mag-ano ka na lang, wag na talagang todo. Kung gusto mo pa rin ulit tumulong sa mga anak ni Adora, nasa iyo naman yung decision, of course, okay? Kasi hindi ka naman namin masisi kasi nga, kung ano man yung mga pinagsamahan nyo, nasa inyo yun, okay? Then, at the same time, sana, wag na yung Paul, sabi ko nga, wag na yung Paul support. Yung half na, ayun, parang ano na lang muna. Alalay, okay? Alalay lang, okay? Wag na todo, okay? Wag ka na magtodo. So, konting-konti na lang. Kasi para naman sa mga bata, kung para naman sa pag-aaral ng mga bata, pwede mo naman siyang tulungan na direct to school na lang. Kung ano yung binabayaran nila tuition, mga ganun. Kung mahirapan ka, syempre, kung mag-business na naman, tapos parang malaking question yun. Baka mamaya, hindi rin
maayos, okay, mahawakan ng maayos yung business, so malulugi din, wala rin mangyayari. So I think, kung gusto mo rin tumulong, siguro parang, para sa akin, pwede mo siyang i-direct sa school, yung instead na idaan mo sa mga tao kung kamag-anak dyan, kasi mga bata pa yung anak ni Adora. So, direct to school na lang, bayaran mo yung tuition, kung ano may yung pangangailangan nila sa school, yun na lang siguro, diretso na. Huwag na yung idaan-daan kung saan. So, ayan na guys. Thank you so much sa lahat ng mga nag-support sa ating YouTube channel. Sa aking YouTube channel. So, thank you so much guys. So, feel free po to comment, okay? And of course, sa mga bago po, please don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. So, thank you guys. Guys, babush, okay? I love you all.